Magandang hapon po mga kalapatids. So, konting update lang po sa inyo ngayong araw mga kalapatids. Dahil ngayong weekend, ngayong Sabado-Linggo po, hindi po kami natuloy sa aming karera. Dahil po sa nangyaring panahon na yan, sa likuran ko po makikita nyo. Napakakapal po ng usok mga kalapatids. Plop ko lang po yung camera. So, ayan po mga kalapatids. Ayan. Napakakapal po ng usok, so hindi po maganda sa ibon. Yung dating bundok, konti na lang po yung nakikita nyo. Yung bundok po dun, wala na. Dyan po, madilim. Sa ibabaw ko po, blue sky. Pero yung sa paligid, mausok mga kalapatids. And nga po, ito ang aking mga alaga mga kalapatids. Ayan po sila. So, ayun po yung ano mga kalapatids, ayun yung napilay nung last race. Mukhang okay naman na po siya. Yung paa medyo tabingi ng konti, parang dun kay 60-35. Balik po paa, maging ganun po siguro paa nyan mga kalapatids. Pero ayun po sila, kahit pa paano, mukhang masigla pa rin naman po sila. Walang mga may sakit, coccidiosis, kanker, or kahit na anumang pong sakit na pwede nilang makuha dahil sa kapal ng usok. Lungs problem mga kalapatids, dahil sinusubukan pa rin nating panatiliin yung kagandahan ng kanilang healthiness kahit na masyadong makapal ang usok sa labas mga kalapatids. And then ayan po yung iba. Ayan po, so bali 40 birds pa rin po yun nandito since yung isa po nandun sa ano, yung grizzle, yung dark grizzle na lagi nandito. Nasa ano ko muna po siya, quarantine, dahil pumapayat po siya. Ewan ko po kung ano nangyari sa kanya, pero pumapayat kaya hiniwalay ko na. Yan po yung isa natin pang ibon. Ayan mga kalapatids. Then dito naman po tayo. Dito nagpapalabas-labas po tayo eh. Actually 2 days 2 or 3 days na tayo nagpapawala dito sa mga to. Sila po yung ating mga late hatch tsaka old bird tip. Excuse me. So yan po sila. Well, ito po hindi yan late hatch mga kalapatids. Sen sa mga matatandang ibon natin. Dito nga po, ayan, nagpapawala po tayo kahapon actually. Nagpaligo po tayo na itong mga to, kaya makikinis sa mga itsura. Ayan po sila. And same po dun sa kabila na wala naman pong mukhang may sakit sa kanila. Ano pa po ba? Ayan po yung droppings. Lagi nyo po makikita, marumi ang aking loft mga kalapatids. Hindi nga po tayo masyadong naglilinis dahil hindi naman po ganun kasama sa kanila. As long as na papanatili nga po natin na tuyo yung loob ng loft and maganda yung ventilation, hindi po basta-basta masisira yung condition ng mga ibon. Hindi po sila basta-basta tatamaan ng mga sakit mga kalapatids. And akyat lang po tayo sa may bandang tuktok ng konti para may pakita ko sa inyo yung buong lugar mga kalapatids. So, ayan po mga kalapatids. Ayan, makita nyo po. Napakakapal ng usok mga kalapatids. Then ito po yung mga breeders ko. Actually, magpapaligo tayo maya-maya ng konti. Ayan po yung bundok sa likuran natin. Dito, parang medyo maganda po ng konti yung ano eh, panahon. Hindi po siya masyadong lubog sa usok. Pero dito sa gawin na dito, medyo mausok na po sobra. Ayan po ang ating lugar mga kalapatids. Ayan po ang pinakadahilan kung bakit hindi natuloy yung ating karera kahapon. Nag-message po sa akin yung club president. Sabi nga po niya na
i-cancel na lang yung karera kaysa mawala pa yung mga ibon na ikakarera namin, mga kalapatids. Dahil nga po, mas importante sa amin yung mga ibon kaysa sa karera. Kaysa mawala sila, is mas pinili namin na iwan na lang sila sa loob ng loft at wag nang palabasin. Ito po yung iba natin mga breeders, mga kalapatids. Cockbirds po to, itong mga to. Yan sila. Then dito pa po yung iba. And halos lahat po na nandito sa side na to, mga kalapatid, sila po yung mga ludok license. Ludok license po sila. And meron po akong isang cockbird dito na pinaka-kursunada. Natitipuan ko lang po siya dahil sa kulay na naman. Para sa akin po kasi napakaganda ng kulay niya. Kaya po kursunada ko siya. Pero hindi ko pa po siya nasusubukan sa breeding. Kung anong magiging epekto ng pagiging breeder niya. Ayan mga kalapatids. Nasa likod po siya. Ayan mga kalapatids. Dark check po siya na pied. Maraming puti sa katawan. Ayan. Ayan, ang tikas po ng tsura niya. And napakailap nga po pala na itong mga to, mga kalapatids. Itong mga ibon na to, sobrang iilap. Meron po ditong isang young bird 2022. Nasaan ba yung young bird na yun? Breeder ko po yan. Nasaan ba yung young bird na yun? 2022 young bird. Hindi ko po mahagilap. Ito pala siya. Ito. Ayan po, 2022 young bird siya, mga kalapatids. Actually, kamukha niya yung kapatid niya na 2019. Yung kapatid po niyang cockbird na namatay sa akin, nadalo ng falcon. Pero yan po, yung young bird na yan, mga kalapatids. Yung kapatid niyang hen na nasa akin po, breeder ko na ngayong taon, is siya po yung nag-port sa 666 miles, purse sa 700 plus 666 kilometers, purse sa 700 plus kilometers, and then port po ulit sa 950 kilometers. So yung tatlong karera na magkakasunod, mga kalapatids, na malalayo, yung kapatid po niyang hen na nilipad ko, is napakaganda ng performance. Kaya po ayan, susubukan natin siyang cockbird na yan kung papalagbas sa pagbibreed ng magagandang mga ibon. Pero yun nga po, yun, napakatikas ng tsura niya, no? Then ayan, maganda rin po yan. Ludok license po karamihan dito. Yun, yan po, Arden. Nasaan ba yung mga own breed ko dito? Kasi ang alam ko, tatlo lang po ata eh. Ayan, Banrill ko po yan. Then saan pa ba yung isa? Yung isa nating inilipat dito, nasan ka na? Ewan ko po, hindi ko mahanap. Pero ayan po sila. Tulad nga po na sabi ko, lahat sila ron is ludok license, maliban dun sa dalawa or tatlo. Then, ayan, dito naman po yung ating mga iba pang alaga breeders, mga kalapatids. Napakarami din. Puro cockbird din po itong mga to, mga kalapatids. And ayan po, pasintabi sa droppings, pero ayan nga po, dip litter ang tawag po namin dito. Ayan, may bukol. Ewan ko kung seas or kung ano man, pero hindi ko po ginagalaw eh. May bukol na po yan. Lumalaki ng lumalaki sa may bandang pakpak. Pero ayan po, ayan o, makita nyo. Tuyong-tuyo yung droppings, mga kalapatids. Dip litter po yan. Hindi po natin hinahayaang mabasa yung mga droppings na yan para
maging sanhi ng ammonia and then maging sanhi ng sakit ng mga ibon. Ayun po yung tatay nung ano natin mga kalapatids, port clacker or port place sa 550 mile race old bird 2022 season ngayong taon mga kalapatids. And then si 3030, nasan si 3030? Ito, nasa harap ko pala. Yan po si 3030. And oh wait, ikaw ba si 3030? No, hindi po yan si 3030. Nasaan si 3030? Oh, to, ayun, ayun po si 3030, Arden. Yan po yung tatay naman nung dalawang hen ko na nagpakitang gilas sa akin ngayong taon 2022. Yung hen, yung dalawang hen po na yun, yung mas bata nag-purse sa 350 mile race, A race. And then yung mas bata, ano, yung mas matanda nag-purse sa A race ng 350 mile race. And then yung mas bata nag-purse sa B race ng 350 mile race din po. And then sa 400 mile race namin mga kalapatids, yung mas matanda nag-purse and then yung mas bata nag-second mga kalapatids. So yun po yung naging style nung kanilang anak na napakaganda ng pinakitang race season sa akin ngayong taon mga kalapatids. Pero ayun nga po sila. Ayan. Konting update lang po to. Malapit na naman kasi breeding. Ayan po yung mga cockbird. Next time po, papakita ko naman sa inyo yung mga hen. And for the most part nga po, gumawa lang ako ng video na to dahil nga po sa usok. Napaka kapal ng usok mga kalapatids, kaya po walang karera ngayong linggo or kahapon. So yun po mga kalapatids, mag-update po ulit ako sa inyo anytime na may chance ako. And happy flying. Shout out po sa Team Yahoo, shout out sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. And hopefully mawawala na tong usok na to mga kalapatid. So yun po, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo lahat. Shout out kay ADC Pet Shop mga parts. Sa Sampaloc to located mga parts. So baka meron ditong mga nanonood na malapit sa area na yon. So malapit lang to sa may Sampaloc Hospital mga parts. Marami kayong mabibili dito sa pet shop na to. So pang aso, pang pusa, pang kalapate, saka pang manok. Meron dito mga parts. So suportahan natin itong ADC Pet Shop mga parts. So shoutout sa iyo parts JJ Cachero.